What's up guys, for today's video guys, isituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag live stream ng AutoChess MOBA sa PC. Pero bago ang lahat guys, don't forget to subscribe in our channel and click the notification bell para mas lagi kang updated. Kaya ano pang inihintay nyo guys, tara! Sa video nga natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo step by step kung paano nga ba mag live stream sa PC, no? So dito ituturo sa inyo kung paano kayo makapag live stream ng AutoChess MOBA. So ano nga ba yung mga steps na kailangan nating gawin? So first, ang pinakakailangan gawin guys is mag-download kayo ng ito, ng OBS Studio. Kaya yung makikita nyo yan, yung OBS Studio natin, ayan siya. So dyan guys, pupunta tayo dyan. And then, pupunta din tayo sa Facebook mamaya. Pero bago ang lahat niyan guys, paano nga ba mag-download ng OBS? So, pupunta kayo dito sa Google. So, AutoChess MOBA yan. Da-type nyo lang OBS. Yan. OBS. Ayan yung mga logo niya, mga pictures. Then, pupunta kayo dito guys sa download. Download guys. Ayan, nakapag-download na kayo guys. Yan. Download. Ayan, dadating nyo itong download installer. Tapos yan, may loading na dyan guys. So pag naano nyo yan guys, gagawin nyo lang is, siyempre, da-download nyo lang yan. Hintayin lang natin yan matapos ma-download. Yung umiikot na blue na yan. Pag nag-failed network yan, ulitin nyo lang guys ulit. So once na napag-download na kayo, for example yan, kiklik nyo yan guys ha. Tapos, ayan, may lalabas yan na yes. Tapos, next nyo lang. Ayan. So, meron na tayo nag-run. Basta, i-next-next nyo lang yan, guys. Kasi meron na tayo kasi nag-run na tayo ng OBS. Kaya, bawal na natin siyang yan, no? Gagawin nyo lang dyan. Kung ano, folder, i-SS nyo lang. O, ano yung pindot. Tapos, launch nyo. Once na nakapag-launch na kayo, guys, ang gawin nyo is, next is mag-download tayo ng .com a power mirror app. Yan, a power mirror app. Huwag yung add dito guys ha, baka kasi may mga ano to, virus na may malware yan. So medyo delikado tayo sa may mga add sa ganito. Hindi man tayo masyado magaling dito. Ito yung piliin nyo guys, walang malware. Hintayin nyo lang. So yan, a power mirror app. Ito ba yon? So ito yon yung ginagamit niya sa pan-stream. Download nyo lang yan. So yan, da-download natin siya guys. Yan. Once na-download nyo yan, is yes-yes nyo lang yan. Tapos once na-yes-yes nyo na yan guys, ito. Once na-yes-yes nyo na yan, meron na kasi tayo nyan eh. Gagawin natin is exit natin yan para hindi yung tumagal. I-open na natin to. A-Power Mirror app. So, medyo ano pala yan. Dito pala natin siya i-search. A-Power. Yan. Hindi kasi gumagana dito yun. Ibang ano ata. Ito ata yung na-delete na ano natin. So, yan guys. Meron na tayong A-Power Mirror app. Ang gagawin natin next is i-ano na natin. I-connect na natin yung USB natin. Ayan. Co-connect na natin siya. So, once na-connect na natin siya, guys, kailangan may naka-download pala kayo, guys, sa PC nyo. So, paano nga nyo ba siya i-download din? Ay, sa PC nyo. I mean, paano nyo nga ba mag-download, guys, yung A-Power Mirror app sa cellphone? Kasi, dito sa PC, once na-pag-download kayo ng A-Power Mirror app, kailangan meron din kayo sa PC, guys. Kasi nga, ipag-co-connect natin silang dalawa. Para makita natin yung screen natin dito sa PC na screen natin, yung PC na yung screen natin sa Android makikita natin dito sa PC. So once na pag-download na kayo sa PC niyo ng A-Power Mirror app, is dito sa cellphone niyo naman is kailangan niyo mag-download ng A-Power Mirror app din para mai-connect natin siya sa PC. So ano nga ba step niyo na gagawin kapag dito sa cellphone niyo siya i-download? So first punta kayo sa Play Store. Search niyo A-Power Mirror app. Yan, A-Power Mirror lang.
Then yan, install nyo. Once na-install nyo na, kasi na-install ko na dito, o-open nyo lang yan. So once na-open nyo na, ayan, continue. Tapos ganyan lalabas. So ano yung sunod na next na gagawin? So next yung gawin is connect natin yung USB natin. Ayan, kukonnect natin siya. So ayan guys, may lumabas. So USB debugging is allow. Ayan, allow this computer. Kailangan naka USB debug at naka activate yun. So paano nyo nga ba ma-activate yun? Punta muna sa settings. Tapos type, punta tayo sa about phone. Kung wala pa kayo nung developer options, kailangan nyo gawin is i-click-click nyo lang to. Ito yan yung build number. Once na-click nyo na yung build number, punta kayo dito sa accessibility. Nasa na ba yan? Dito, search nyo na lang sya para mabilis ba is debugging. Nasa developer options sya. So medyo matagal-tagal dito. So hanapin na lang natin sya. So dito sa privacy, tingnan natin, wala sya dito pala. Sa accounts, wala rin sya dito. Sa accessibility, ito nahanap ko na. Tapos hanapin nyo. Okay. So wala sya dito. Sa accessibility, wala sya. Sa accounts, wala rin sya. About phone, wala rin sya dyan. System, ito developer option. Nasa system pala guys. Tapos yan, may debugging dyan, i-activate nyo lang yan. Once na-activate nyo, balik kayo ulit sa A-Power. Yan, sa A-Power, balik kayo dyan. Tapos, gawin nyo, kukonnect nyo na ulit, click ulit natin yung ano natin, Android natin yan. Tapos dito sa PC natin, may Realme C21i, i-click nyo yan. Tapos, yan, magkukonnect na siya. Please wait lang natin guys ha. Yan. Please wait lang natin siya. Tapos continue. Dito sa cellphone natin. Starts na. Once na-starts nyo na. Yan. Ganyan na ilalabas. Tapos pwede na tayo pumunta sa Auto Chess MOBA. Yan. Pumunta tayo sa Auto Chess MOBA. So yan. Makikita nyo yan guys. Yan. May Auto Chess MOBA na tayo. Inakakulay yung sounds dito sa ano natin. Kasi medyo maingay ito eh. So ayan. Meron na tayong Auto Chess MOBA. Gawin natin guys, sinalaman muna natin yung sounds. Pwede natin siya makontrol dito sa PC natin. So, ayan. Continue. Ayan, continue na lang. I-turn off yung recording muna natin dito. Turn off natin yan. Inaman lang natin yung sounds guys para hindi nakaka- gulo sa ano natin. Yan. So yan guys, meron tayo. So anong next na gagawin guys na may mas lumabas na yung ganito is punta kayo dito sa may yan. And then once pumunta na kayo dyan guys, gawin nyo is yun, i-delete muna natin. For example, delete muna na ito, huwag natin delete yan. So punta tayo dito sa scene. Yan, medyo marami pala to. So ito, delete muna natin to. Gawin nyo guys, punta kayo dito sa may plus. Once nakapunta na kayo sa plus, punta kayo dito sa game capture. Okay nyo. Full screen, window, specific window. Window, tapos hanapin nyo yung live stream ha. Kasi maraming A-Power dyan nakaano eh. So ayan guys. So once may nabas na ganyan, gawin nyo is adjust nyo na lang siya. Medyo malaki-laki kasi yan, yan. For example, yan. Ayan, la-livestream nyo. Ayan. Kung gusto nyo mag-video, mag-add ng video, punta na kayo sa video capture, tas on nyo lang yan. So, yan, makakapag-live na tayo nyan guys. So, papakita natin kung ano yung tsura nya pag nagla-live siya. Yan. Ganyan siya, yan. So once na ganyan na kayo guys, is ang next step na gagawin natin is pupunta na tayo sa Facebook or gusto nyo sa YouTube, Facebook, pero mas priority natin ngayon is sa Facebook. So ang sunod yung gagawin guys is pupunta kayo sa Facebook.
punta tayo dyan sa Facebook. For example, dito sa ano natin, hanap tayo ng channel natin. Ito sa SKTP na TV. Ito yung mga mga page natin na hindi na natin nagagamit. Ayan, gagawin nyo guys. Is wait lang natin yan. So habang nag-wait tayo dyan, dito sa settings nyo guys, is pupunta tayo sa settings. Ayan, nasa settings tayo guys. Tapos punta kayo dito sa advance. Ayan, sa video. If hindi natin kasi pwedeng i-ano yung settings dito, so mas maganda yung ganito, standard lang siya, 30, 120, 70, 70, para mas maganda yung live stream natin. Audio, wala na kayong babaguhin dito, but dito sa stream may babaguhin kayo. So naka YouTube to, kailangan nyo siyang ilagay sa Facebook. Yan. And then kailangan natin ng stream key. So saan ba natin makukuha yung stream key na tinatawag? So yes natin. Yan, save muna natin, back tayo. Tapos balik tayo ulit sa Facebook natin. So medyo lagi siya. Yan, ito yung Facebook natin. Tapos pupunta kayo dito sa start streaming. Yan, start streaming guys. So yan, pupunta kayo dyan sa Create Studio, no? Tapos ayan, may nakalagay dito guys na yan, yung SKTP NAT natin. Yan. So dito is pupunta kayo sa setup live stream. Tapos select. Yan, test lang muna tayo kasi hindi man talaga tayo magla-live stream. Yan, kung gusto niyo lang mag-test muna ng live stream, pwede niyo 'yang gawin. If ang live stream kayo, wag niyo na i-click 'yung guys. So dito is ayan, may mga pwede kayo maglagay ng first muna dito, what's your labite. So pwede kayo mag-type dito kung anong title nung live stream niyo, nasa sa inyo 'yan. Then siyempre lagay niyo auto chess mo ba dito kung meron man. But sa tingin ko wala. Auto chess, 'yan, auto chess ito 'yun eh. Auto chess 'yan. Tapos 'yan, dito yung uso niyo itag na live streamer, nasa inyo 'yan. Entry allows. So 'yan. So mapapansin niyo hindi siya pwedeng i-start test because wala nga tayong key. So kailangan saan mo makikita yung key? Itong streamer soft key. Tapos makikita nyo yung stream key, copy nyo lang yan. Kung saan nakopy nyo yan, punta kayo dito sa settings. So punta nyo sa settings dyan guys, is pupunta kayo dito sa my stream. Delete nyo to. Wait, delete natin to. Tapos control B. So once na apply, i-click nyo tong OK. So okay na yan guys, nakakapag live stream na tayo nyan. Ang gagawin na lang, isintayin na lang natin lumabas dito yung test, ha? So paano ba natin mapalabas yung test na yan? Kailangan nyo tong i-start streaming. So connecting na siya. So habang naghihintay tayo, hinintay natin tong start na to. So ayan, nagko-connecting live video na siya. Meaning mako-connect na natin yung video natin. So ayan siya guys. Ayan na siya, ito. Ba't wala pa lumalabas dito na test? So, papansin nyo, nakakonnect na tayo, but, pero wala pa siya lumalabas dito na start. Bakit? Kasi wala tayong title. So, kailangan nyo kasing gawin guys, lagay nyo muna to ng title. Kasi nga dito yan eh, no? Before live, kailangan nyo complete details tayo. So, gawin natin dito, test. Lagay lang natin. Yan. Tapos, save. So once na save nyo na yan guys, magkakaroon ng check yan, tapos pwede nyo nang i-start yung test na live stream. So hintayin natin guys kung ano magiging itsura ng test natin dito. Ayan. So nakakapag-test-test na tayo guys. So ayan. So dito ayan, makikita nyo dyan yung comments. And then also yung live stream natin. Ito guys, ayan. Yung live stream natin guys. So yan, ganyan naman siya kadali guys mag-live stream dito sa Facebook. Ayan, nasa sa inyo na yan guys. Sa susunod ko na ituturo yung iba kung paano yung maglalagay ng mga nagpa-pop up, no? Kasi medyo mahaba na yung video natin ngayon, no? So, yan, ganyan naman siya kadali guys. And then kung gusto nyo end, end broadcast nyo lang. Once na-end yung broadcast nyo guys, punta kayo ulit dito. And then, stop streaming. So once na strap nyo na yung streaming nyo, is okay na siya. So yun lang guys, yun lang siguro yung ano ko,
yung video natin ngayon. Medyo mahaba-haba yung video natin ngayon. And then sana may naitulong ako sa inyo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli. So, don't forget to subscribe in our channel. Click na notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video natin. Yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. And God bless.